po ha. Okay, dadako po tayo ngayon sa ating food for thoughts bilang pagwawakas sa ating program Patnubay sa Kalusugan. Isaiah 59:1-3. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiiksi, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakilig na hindi makarinig, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan ang inyong sarili sa Diyos. Ang inyong kasalanan, siya nagkukubli sa kanyang muka, kaya siya hindi ay para huwag makinig sa inyo, sapagkat ang inyong kamay ay nadumhan ng dugo at ang inyong daliri ng kasamaan at ang inyong labi nagsasalita ng kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Alam mo, ang Panginoon, nakikita tayo, naririnig tayo, kahit hindi tayo nagsasalita, nababasa niya yung laman ng isip mo, alam niya ang laman ng puso mo. Alam niya kung ano yung ugali mo. Alam niya ang bawat kilos mo. Kaya pagka sasabi mo, hindi ako naririnig ng Diyos sa aking panalangin. Paano ka naman pakikinggan ang pinapanalangin mo na, ay sana mamatay yung kaaway ko. Ay sana masunugan sila. Ay sana sa ganito. Nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo. Kaya sabi niya, naghihiwalay ikaw at ang Diyos dahil sa kasamaan mo. Nakukubli ang mukha ng Diyos sa iyo dahil sa masamang hadikain mo sa buhay. Kaya akala mo, ang kamay ng Diyos ay maikli, hindi kanya kayang iligtas. At hindi siya'y bingi, hindi kanya napapakinggan. Kaya hindi ka nga niya napapakinggan dahil ang iyong mga iniisip ay masama sa iyong kapwa. Ikaw ay mapaghiganti. Ikaw ay judgmental. Ikaw ay lagi gusto mo, pagkaaway mo, yung mga kaibigan mo, kaaway din yung tao na yun. Paano ba yun? Kasi alam nyo, ang Diyos ay mahal niya tayo. Ang talagang gusto ng Diyos ay magbigay tayo ng kaligayahan at kapayapaan sa buhay natin. Alam mo, ang mga taong nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sila sa masamang pag-iisip at humihiwalay sila sa matuwid na daan, wala silang kapayapaan. Lagi silang balisa. Lahat ng tao kagalit nila. Para sa kanila, walang taong gumawa ng mabuti. Sila lang ang tama. Kaya tuloy, ang diba, pero madasaling ka, ikaw ay pala simba ka ng simba, panalangin ka ng panalangin. Pero yung pagsisimba mo, ang laman ng dalangin mo, sinusumpa mo yung tao. Wala kang kapayapaan. Paano ka pakikinggan ng Diyos? Kasi nga po, ang Diyos, gusto niya, lahat ng tao ay bigyan niya ng mabuting kinabukasan. Ikaw naman, nag-iisip ka ng masama. Paano yun? Kaya sabi, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na reliyon, wala sa pangalan eh. Diba, iba-iba yung ating reliyon. May Catholic, may Iglesia ni Cristo, may Jehovah, may born again, may Muslim. Diba, may dating daan. Alam mo, ang importante sa atin, hindi yung pangalan ng religion eh. Dapat makita sa iyo yung buhay. Diba sabi nga, let your light so shine before men that they may glorify your Father which is in heaven. Meron pong isang magsasaka na pagka-araw ng simba niya, naka-Amerikana siya, pero sa araw-araw, siya'y magsasaka, hindi maayos. Alam mo, lahat ng ani niya, sinishare niya sa kapitbahay niya. Kaya sinasabi nila, itong taong ito'y napakabuti. Kaya masasabi nila, religion mo'y mabuti pag ang gawa mo ay mabuti. Hindi doon simba ka ng simba, panalangin ka ng panalangin, pero ang ugali mo ay nakakasuka. Kaya sabi ng Diyos, hinihiwalay mo ang sarili mo sa akin dahil sa kasamaan na ginagawa nyo. Yan pong ating food for thought sa umagang ito. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos
siya sumate sa buong maghapon. Magdang magdang umaga po sa inyo lahat.